you. Praise God. Hallelujah. Amen. Isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Welcome po tayo dito sa St. Joseph Church. Ganun din po sa FB, sa media, sa ating media, social media platforms, sa FB at saka sa YouTube. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. Sister Nerly, tawagin mo na yung mga baguhan, kung may mga baguhan at atin pong i-welcome. May mga baguhan po ba tayo? Darating! Darating! Amen. Praise God! So kung wala po tayong mga baguhan, dadako po tayo sa sharing portion. Sinong unang magbabahagi? Lahat ba tayo ay pinagpala? Amen! Lahat ba tayo ay pinagpala? Amen! Itaas ang mga pinagpala, itaas ang kamay. Sino ang unang magpatotoo? Tawagin mo na Sister Norley, mga taong pinagpala. Oh, maybe Sis Spim, baka gusto mo pong mag-share ni iyong blessing. Praise always, God. Always malakas na palakpak para sa ating Panginoon, Sister Esperanza. Ikaw sunod, oh, next. Parang napipilitan, sige-sige, no? Hindi. Para kay Lord. Nagpapasalamat ako unang-una kay Yahweh El Shaddai dahil supposed to be tipo pa, 2 months na lang, uuwi na po ako. Pero sabi nga nila, if God's will, God's will. Eh, sabi ng amo ko, pwede bang extend ka hanggang December? Sabi niya, hindi ko maano kung anong na-feel ko, kung masaya ba ako or what. Kasi siyempre, may pamilya tayo nag-aantay, excited na rin. Pero sabi nga natin, kung ano yung kalooban ni Lord, siya ang masusunod. Kaya, bahala na si Lord kung talagang i-extend ako hanggang December. Pero malaking blessing pa rin dahil si Lord, alam niya kung ano ang best sa atin lahat, di po ba? Kaya nagpapasalamat ako kay Yahweh El Shaddai dahil makakasama ko pa po kayo ng medyo matagal-tagal. Thank you, Yahweh El Shaddai. Praise God. Sabi nga ng Panginoon, sis, iba ang plano natin sa plano ng Diyos. Amen. Kaya hayaan natin ang Diyos ang kumilos. May magandang plano. Amen. Amen. Sino pa po? Si Sis Ju. Praise God. Malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Palakpakan yes. po natin ang ating Panginoon. Praise God. Ay, wala siyempre. Nang magpalakpak. Praise the Lord. Muli, ibalik ko po ang mataas na papuri at pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siyempre, katatapos lamang po ng aking 59th birthday. Maraming pong salamat, Lord, sa pag-iingat niyo sa aking buhay. Sa lahat, Lord, ng mga pagsubok, ups and down, nariyan kayo, hindi niyo ako pinabayaan. Ganon din po, Lord, siyempre, sa lahat ng aking mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Maraming pong salamat, Lord, sa patuloy na pag-iingat at pagpapala mo, Panginoon. Sa lahat ng mga pagpapala mo, Lord, maraming pong salamat. At sa lahat ng mga darating mo pang pagpapala, Panginoon. At siyempre, Lord, John is the very special na ibinigay mo sa akin. Bukod sa pangalan, Jay, Joe, ang John is very special because June is my birthday. Today is my wedding anniversary and June 21 talaga, pinadala ko ng Panginoon dito sa bansa Hong Kong. Kaya naman, Lord, marami pong salamat sa lahat ng biyaya mo, sa mga taong ginamit mo, Lord, na naging bahagi ng buhay ko. Salamat, Panginoon, sa mga taong ginamit mo, Lord, na naging daluyan ng mga pagpapala mo na aking tinanggap at patuloy ko pang tatanggapin. Muli, Panginoon, marami pong salamat sa inyo, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, sa pagkakataon na ibinigay mo sa akin upang ako ay makapaglingkod at tumugon sa iyo, Panginoon, patuloy na makapakinig ng iyong magandang balita. Lita, upang patuloy na magbigay ito sa akin ng katatagan sa anuman pong mga pagsubok, sa anuman pong aking kakaharapin, ikaw ang Diyos na buhay na aking sinasamba at sasambahin. Thank you, Panginoon, sa lahat. Sa iyo ko binabalik ang mataas na papuri at pasasalamat ay tanging sa iyo lamang. Amen. Praise God. Maraming salamat, Sister Jo. Tunay na ikaw ang pinagpala na lingkod ng Diyos. May oras. Wala na. O, sige, dadako na po tayo sa ating panambahan sa
pangungunahan po ng ating ang ating El Shaddai Gospel Music Ministry sa pamamagitan ni Sister Mila at ang maghahayag ng mabuting balita sa pamamagitan ng ating lingkod ng Diyos na si Brother Rod Banyares. At ang mangunguna sa opening prayer, Sister Jo Ballesteros. Amen. Tumayo po tayong lahat mga sister, pagpatuloy natin ang ating pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Holy Spirit, take over into our heart. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, Ama, dakilang Diyos at mapagpalang Ama, maraming pong salamat muli sa pagkakataong ito na muli ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa buhay at kalakasan. Salamat sa isa namang panibagong umagang ito na muli naming nasilayan. At muli, Panginoon, narito po kami sa iyong banal na tahanan. Taos puso po kaming nagpapakumbaba. Inaamin po namin, Panginoon, na wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Kaya naman, Lord, ang aming hiling ay ang malayang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming buhay. At Lord, muli amin pong pinagkakaisahan, itinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang iyong gawain sa susunod pong sandali. Patuloy mo po ito, Lord, na pangunahan, gabayan ang bawat isa. Lalong-lalo na po, Lord, sa iyong lingkod na tinawag si Brother Rod na siyang maghahayag ng iyong magandang balita. Samahan mo po ito, Panginoon, ang tanda at himala. At ikit sa lahat, Lord, hipuin niyo po ang bawat isa, Panginoon, na makapakinig ng itong magandang balita na ihahayag, Panginoon. Pagpalain mo ito, Lord, na ito po ay magrima sa aming mga puso upang ito po, Panginoon, ay magiging gabay namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At Lord, lahat po ng may mga kahilingan, sa lahat po, Lord, na nakiisa sa iyong gawain na ito, Panginoon, ikaw ang Diyos na buhay na aming sinasamba. Lahat, Lord, ng aming mga kahilingan, lalong-lalo na po, Lord, doon sa may sakit na karamdaman, Panginoon, Lord, ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang nag-iisang dalubhasang doktor na siyang magpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Sa lahat po ng pusong nanghihina dahil sa iba't ibang mga problema, patuloy kang magpadala, Lord, ng higit na kakaunawa sa iyong banal at buhay na salita upang magabayan, Panginoon, na patuloy naming ipagkakatiwala sa iyo ang lahat, Lord. Ano man po ang aming kinaharap, ano man po ang aming mga kahilingan, Lord, patuloy namin itong ipinagkakatiwala sa iyo. At loobin mo po, Lord, na ang bawat isa sa amin na nakiisa at mag-isa sa gawaing ito, Lord. Loobin mo po, Panginoon, na mayroon po kaming konsentrasyon. Buksan niyo po ang aming tainga, Panginoon, upang makapakinig ng iyong magandang balita, Lord. Ang lahat po, Lord, ang may mga kahilingan, ang lahat po, Lord, mayroon na pong daladalang prayer request. Hindi man po namin ito, Panginoon, na isulat. Lord, sa iyo namin ito ipinagkakatiwala at ngayon pa lamang, Panginoon. Amin na po ito, Lord, na pinasasalamatan. Inaangkin ang iyong katugunan. Ito'y ayon lamang, Panginoon, sa iyong kalooban. Ito po, Lord, ang aming samot dalangin sa matamis at dakilang pangalan ng iyong mahal na anak na si Jesus na siyang nagahari noon, ngayon, at magpakailanman. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Palakpakan po muna natin ating Panginoon. Amen. Kumusta na ang mga anak ng Diyos? Thank God! I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay! Palakpakan po natin ang Panginoon. Kayo ba handa ng magpuri at sumamba sa ating Panginoon? Amen. Amen. Ang lahat po ng handa na ito sa ating mga kamay sa pag-welcome ng Holy Spirit. Thank you.
Kayong sumayaw, ulindang ang pagpuri sa ating Panginoon. Amen. Handa na ba kayong awitan siya? Amen. Awitin ang makalangit? Amen. Sapagkat si Jesus lamang ang tagapagligtas ng ating mga kasalanan at siya ang nagbibigay ng kapatawaran sa lahat ng ating mga nagagawang pagkakasala. Amen. Kaya rin naman kapatid, tayo magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Amen! Amen! Amen. Halina at sama-sama tayong lahat. Amen! Ating ipagsigawan, bawat
pa rin ating Panginoon. Amen. Patuloy natin siyang pasalamatan. At patuloy natin itataas ang kanyang pangalan sa oras na ito. Kaya halina naman kapatid, patuloy po natin itataas sa ating mga kamay at patuloy po natin siyang sambahin. Thank you.
church He knows, a tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. The church He knows, light of the city. The church He knows, strength of me. The church He set your children free.
Glory to God, glory to Christ Jesus, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan, at patuloy ka naming dinadakila sa dakong ito. Tinataas namin, Ama, ang iyong banal na pangalan. At sa araw na ito, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa patuloy na pagkakaloob mo sa amin ng kalakasan at pagbibigay sa amin, Panginoon, ng kaligtasan sa buhay. Lord, salamat din sa mga biyaya at pagpapala na lagi mong pinapadaloy sa aming mga buhay. Banal na Diyos, ang gawain na ito, lagi kong tinataas sa iyo, na ito ay lagi mong samahan at pagpalain. At ang iyong mga tinawag sa dakong ito, abutin sila lagi ng iyong mapagpalang kamay, bigyan lagi sila ng kalakasan at katatagan. At patuloy mo, Ama, na ipagkaloob sa aking mga kapatid na ito ang katugunan sa kanilang mga kahilingan sa buhay. Tulungan din sila lagi na makalaya sa mga problema at patuloy na ingatan din, Panginoon, ang kanilang buhay sa bansang ito. O Diyos, salamat po at aking dalangin na patuloy mo rin pong pagpalain ang mabuting balita na aming pakikinggan. Sundan lagi ito ng himala upang ito'y magbigay sa amin ng kalakasan. Salamat po at amin ang inaangkin ang tagumpay ng iyong gawain. Salamat po, dakilang Diyos, at aming ibinibigay sa iyo ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, at pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Thank you.
Praise God. Hallelujah. Basahin natin ang Gospel of Matthew chapter 5 verse 20 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ito po ang sinasabi ng Bible. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hinding-hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Narinig ninyo na sinasabi o sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mang makapatay o pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang umahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa katastaasang kapulungan ng mga Hudyo. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mga nganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalaala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman ang inyong kaso. Kung hindi, ay dadalhin ka niya sa hukom at ibibigay ka sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. Tandaan mo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang bariya dapat mong bayaran. Pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, purihin natin at palakpakan ang ating Yahweh El Shaddai. Sige po, yung malakas na palakpak bigyan natin kay Lord. At dalangin ko sa Panginoon na kayo ay lagi niyang pagpalain. Amen! Kaya kayong lagi nakikinig ng salita ng Panginoon, may biyaya kayo sa Diyos. Amen! Yung na hindi nakikinig, hindi ko alam. Ay totoo naman yun, sabi ng Bible, di ba? Ang nakikinig at nagasabuhay, tiyak pagpapalain. Amen! Kaya kayong laging nasa gawain at nakikinig, ang kininyo may blessing kayo. Amen! Kasi yan ang aking dalangin sa Panginoon. Na lahat ng lagi nakikinig sa Kanya, lagi niyang abutin ng Kanyang mapagpalang kamay. Makakapo tayo at tayo ay makinig sa Kanyang mga salita. So, itong aking ibabahagi sa inyo is about reconciliation is necessary. So, ang ibig sabihin dito, ang pagkakasundo ay kailangan. Sabi mo sa iyong katabi, ang pagkakasundo ay kailangan. Ano ba yung ibig sabihin ng pagkakasundo? Ibig sabihin, laging okay ang buhay. Laging maayos. Yung walang kaaway. Walang kasamaan ng loob. Ang tanong ko sa inyo ay, gusto niyo bang pagpalain kayo ng Panginoon? Sinang gustong pagpalain ng Lord? So naniniwala ba kayo na ang biyaya ng Diyos ay nasa pagsasabuhay ng Kanyang mga salita? Mahinang amen, ano? Parang amen. Huwag kayong mag-alala, may kakain tayo. Kasi pag ang tao ay marunong magsabuhay ng salita ng Diyos, doon mo mapapatunayan, sa Diyos walang imposible. Amen. Sa Diyos walang mahirap. Sabi mo sa katabi mo, sa Diyos walang mahirap. Sa Diyos walang mahirap. Bakit nagkakaroon ng mahirap para sa Diyos? Kasi ayaw makipagkasundo ng tao. Kaya nagiging mahirap ang bagay. Nagiging mahirap ang ating inihingi. Kasi mayroon tayong kasamaan ng loob. Mayroon tayong kagalit. At may nagagalit. Andyan pa ba kayo? Amen. Balikan natin ang ating binasa sa aklat ng Marco o Matthew, chapter 5, verse 23 hanggang 24. Sabi dito ng Bible, kaya kung mag-aalay ka sa o mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at maalaalang mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid.
Iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Alam niyo po na sa Bible, higit ang pagsunod kaysa handog. Ang tao, dinadala ang Diyos sa handog. Kasi ang akala natin, ang Diyos ay mababayaran natin. Ang akala natin, ang Diyos, makukuha natin sa bigay-bigay natin. Siguro kung si mayor, pwede. Si gobernador, pwede siguro. Yung mga under the table. Pero si Lord, hindi yung makukuha sa under the table. Kaya ang Diyos, hindi mo yan makukuha sa pampalagay-lagay. Oo, tayo, tungkulin natin magbalik ng biyaya sa Panginoon pag tayo pinagpapala ni Lord. Kaya lang, huwag nating babayaran ang Panginoon kasi ang Panginoon, hindi natin siya mababayaran. At kahit anong gawin natin, hindi mo siya pwedeng suhulan. Ang sabi dito, kung mag-aalay ka ng handog, kasi itong ginagawa natin di sa gawain, minsan akala natin, nakakatupad na tayo kay Lord kapag tayo nasa simbahan, mayroon tayong ginawang maganda sa simbahan, akala natin nakatupad na tayo sa Panginoon. Katulad sa Pilipinas, di ba, mayroon mga pangyayari sa Pilipinas na yung mga upuan, may mga nakapangalan, may nakaukit na pangalan yan, donated by... Alam, pagka ang yaman-yaman ng isang tao, magdo-donate yan. Minsan sa altar pa, pero sa likod mayroong pangalan, donated by. Mga upuan, ganun din. Uniform ang upuan, pare-para sa upuan, kailang sa likod, hindi iba-ibang pangalan. Sa unahan, ako, Banyares ako. Sa unahan, Banyares family. Pagdating sa kabila, Gonzales family. Pagdating sa kabila naman, Fernandez family. Kasi ang akala ng tao, sa ganong ginagawa ng tao, ligtas na siya. Okay na ang kanyang buhay. Alam nyo ba na isa yan sa, hindi naman natin ibig sabihin na Catholic tayo, pero yung mga kasaysayan sa Biblia ay babaliwalain natin, lalo dito sa ating, sa Catholic, yung kasaysayan nito. Alam nyo ba na isa sa ipinaglaban ni Martin Luther ay yung mga mali na ginagawa sa ating simbahan. Marami tayong mga pare na hanggang ngayon ay baw sila kay Martin Luther. Hindi pa nila inaalis ito sa kanilang samahan. Kasi si Martin Luther dating ano yan, sa simbahan po yan. Pero marami siyang nagawa na talaga nakatulong sa pananampalataya ng Katoliko. Ano yon? Yung tinatawag na pagdodonate ng akala ng tao. Pag ang tao ay nagdonate, nagbigay ng mamamahaling gamit, ligtas na ang tao. Hindi po, yun ay niliwanag ni Martin Luther na yun ay hindi po makapagliligtas sa tao yung mga kanyang mga pagsusuhol sa Panginoon. Kasi, katulad dito sa binasa natin, nasabi ng Bible, kung ikaw o kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalaala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid. Ito, reminders po ito eh. Na pag naalaala mo na may sama ng loob ang kapatid mo sa iyo, sabi ng Bible, iwan mo muna ang handog mo. O iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana. Makipagkasundo ka muna sa Kanya. Pagkatapos magbalik ka at maghandog sa Diyos. Kasi napakahalaga ang paghahandog sa Panginoon na wala kang tao na naalaala na kasamaan mo ng loob. Doon dumarating yung tinatawag na walang imposible sa Lord. Kasi pag ikaw ay naghandog sa Panginoon, nag-alay sa Diyos, at talagang karapat-dapat ka sa Panginoon, naniniwala tayo na anuman ang hingiin mo kay Yahweh El Shaddai, ibibigay sa iyo ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Ang sabi ng aklat ng Isaiah, kaya hindi marinig ang panalangin ng tao kasi yung kasalanan ang nagiging barrier. Yung kasalanan, ang kasalanan ang naging hadlang. Ano yung kasalanan? Yung patigasan ng puso. Ano yung patigasan ng puso? Bahala ka, kung ayaw mo lumapit, ako lalapit. Tapos nalapitan na, ayaw pa rin. Ibig sabihin, pinatigas na ang puso. Kaya nakakahiya naman, pagka nangyari yan sa gawain ng Panginoon, napatigasan ang puso.
Kaya minsan, walang blessing na dumarating. Bakit? May hadlang. Ano yung hadlang? Yung hindi pagkakasundo. Hindi nagkakasundo. Iyan ay isa sa malaking hadlang sa biyaya ng Diyos na posibleng ibigay ng Diyos sa atin. Kaya tanungin mo ang iyong katabi, gusto mo bang maging answered prayer? O sinang gusto maging answered prayer? Minsan tingnan natin ang ating mga sarili kasi baka mamaya naghihintay tayo ng answered prayer tapos hindi dumarating kasi mayroon kang hindi pinatatawad. Mayroon kang hindi kinakasundo. Amen ba? Mayroon kang kagalit. Halimbawa, umalis ka sa Pilipinas, nag-abroad ka. Pagdating dito sa abroad, halip na pagpalaing ka, laging perwisyo ang buhay. Bakit? Kasi may iniwan ka sa Pilipinas na kagalit eh. May kasamaan ka ng loob na iniwan dun eh. Yung inutangan mo hanggang ngayon, hindi makatulog eh. Tapos ilang taon ka na rito, tapos palimot-limot lang. Andyan pa ba kayo? Ngayon sa palagay ninyo, kung mayroong taong hindi nakakatulog dahil sa iyong ginawa, sa palagay mo kaya pagpapalaing ka ng Diyos? Nakuha niyo po ang point? Kaya hindi natin pwedeng takasan yung ating responsibilidad. Kung mayroon tayong tungkulin na dapat gampanan natin iyon ng buong puso. Tama po ba? Kasi kapag mayroon kang naalaala, sabi naman dito, kasi yung iba naman mayroong ano, mayroong sakit na ano, kalimot eh. Ano ba yung Alzheimer ba yon? Alzheimer ba yon? Amnesia. Iba yung Alzheimer ano? Dementia. Amnesia yung nakakalimot. Yung Alzheimer ano yon? Hindi makatulog. Ha? Ah, sakit ba yon? Sakit ba yung Alzheimer? Sakit pala yon. At least malapit sa amnesia. Maraming may sakit na amnesia eh. Yung bang hindi na niya maalaala, ay utang pala ako sa iyo. Eh parang ganun, mga ganung situation. Tapos ang sama ng loob sa iyo ng tao kasi hindi mo lang siya kinikibo, kahit nagkikita kayo hindi mo siya kinikibo. Kaya masama ang loob ng tao. Kaya kahit anong gawin nating simba, kahit anong gawin nating dasal, walang mangyayari kasi mayroon tayong tao na nasagasaan. Tama ba? Kaya ang sabi ng Bible, iwan mo muna ang handog mo. Makipagkasundo ka muna. Iyang hinihingi ng Bible sa Romans chapter 12, verse 1. Ang sabi doon, ihandog mo ang iyong sarili sa Diyos bilang handog na buhay at kalugod-lugod sa Kanya. Eh kung mayroong kakasama ng loob, iwan mo muna sarili mo siguro sa harap ng altar. Huwag ka munang magtuloy sa paghahandog kasi hindi naman karapat-dapat. O tapos, gagawin mo, alalahanin natin yung sino ba yung kasamaan ko ng loob? Sino ba yung kagalit ko? O tapos hindi mo siya maalaala kasi may amnesia nga. Gising pa ba kayo? Ang tanong ko sa inyo, posible kayang makalimutan natin kapag may mga tao nagagalit sa atin? Malilimutan kaya natin sila? Alam ko, ang hindi nakakalimot lang talaga mga babae. Oo, malakas ang memorization ng babae. Yung memorize ng babae, maano yan? Aktibo yan. Kaya sa lalaki at babae, ang hindi nakakalimot, babae. Ang lalaki, madaling makalimot eh. Hindi mong asawa nyo, iniwan sa Pilipinas, sa kalimot. Ngayon, kasama niya si Mari muna. Nakalimot eh. Ang babae naman, pag nagpatawad na yan, oo, ngayon nagpatawad yan. Pero, pag nag-away uli yan, naaalaala uli. Wala eh, talagang... Andyan ba kayo? O sino naririyan pa? Yung nagawa ng isang tao sa iyo, hindi mo nakakalimutan. Pero yung kaaway mo, parang nakalimutan mo na siya, makaaway ko. Dapat
naalaala natin na may mga taong may sama ng loob sa atin, may galit sa atin, kasi kahit pagpalain ka financially, yung kalooban mo, hindi magiging maganda eh. Hindi magiging masaya. Ang sarap kaya mamuhay ng mayroong kapayapaan. Tama ba? Aanihin mo ang daming pera, wala ka namang kapayapaan. Wala kang peace of mind. Pero mas masarap ng mabuhay, mapera ka na, may peace of mind ka pa. Yung bang ang sarap matulog, kahit saan ka magpunta, kahit makita mo yung isang tao, okay lang sa'yo, kasi wala kang kasama ng loob eh. Ang mahirap, marami kang pera, pag nakita mo yung tao na nagagalaitik ka na, tapos hindi ka na mapakali, tapos namumula ka na ngayon. Andyan pa ba kayo? Ang hirap ng ganong klase yung buhay, para bagang mayroong ano, mayroong bang boundary, may hangganan yung buhay mo. Tapos hindi ka pwede maglakad-lakad kung saan-saan, baka makasalubong mo yung tao na kasamaan mo. Kaya tama ang sabi ng Bible, magkipagkasundo ka para kahit saan ka pumunta, sa Central o saan pa man, lalo sa Central, yan daming Pilipino dyan, baka dyan mo siya makasalubong. At least, wala kang pinangingilagan. Amen ba? Alam niyo po, ang isang halimbawa ng reconciliation ay si Jacob. Kasi ito si Jacob po, si Jacob ang isang halimbawa ng pagkipagkasundo. Alam kong bakit? Kasi ito si Jacob naman kasi ay nang-agaw ng karapatan. Dumating kasi yung panahon na ibibigay na ng kanyang ama ang basbas sa panganay na anak, iyang panganay ay si Esau. Itong si Jacob ay pangalawa. Eh ito namang nanay ni Jacob, eh paborito ng nanay ni Jacob ay si Jacob. Ang paborito ng tatay, si Esau. Mahirap talaga sa pamilya, may mga paborito, ano? Kaya dumating yung panahon na igagawad na ni Isaac yung basbas para sa panganay. Kasi sa Old Testament, ang dapat tumanggap ng blessing ay ang panganay, hindi ang bunso. Kaya nagpakuha ngayon si Isaac ng sanghayop kay Esau para lutuin ni Esau para pagkakain ni Isaac ay igagawad na niya ang kanyang basbas kay Esau. Ito namang nanay narinig yung usapan ni Isaac at ni Esau. Iayaw ng nanay na kay Esau mapunta yung basbas. Kaya ang ginawa ng nanay, nako, kinausap naman ito si Jacob. Pinakuha ng isang kambing. Tapos, siyempre nanay, alam ang paborito ng kanyang asawa ni Isa kung anong paboritong kainin. Kaya ang ginawa ng nanay, niluto niya yung putahing paborito ni Isaac. Ito naman si Jacob, eh siyempre takot kasi bata, baka sa isumpain ng kanyang ama. Ito naman si yung nanay, siya ang bahala. Sabi niya, akong bahala. Ako ang tatanggap ng sumpa kung susumpain ka. Basta sumunod ka. Mga nanay kasi konsentidor minsan, ano? Totoo lang, kung may konsentidor, nanay. Ang tatay kasi, direct to the point eh. Totoo lang, magkaiba ang tatay kaysa nanay. Ang nanay pa yung mayroong pagkakonsentidor. Kaya kahit cellphone ng anak, hahayaan lang. Pag nabulag, pagamot. Kasi konsentidor nga eh. Andyan pa ba kayo? Sino na dyan pa? Gising pa ba kayo? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang konsentidor. Alam mo nang mali, kukonsintihin mo pa. Mga nanay, minsan yun eh. Pero hindi lahat ha, baka may mag-react sa inyo. Hindi lahat. Kasi may mga nanay naman, sobrang lupit naman. Sa sobrang kalupitan. Kurot dito, kurot doon. Sandok dito, sandok doon. Gusto ko naman mga
Mayroong mga ganong nanay eh. Hindi nakuha sa kurot, sinandok pa. Hindi nakuha sa sandok, winalis pa. Kaya salamat ng mga anak ninyo, nandito kayo sa Hong Kong eh. Kaya minsan ang panalangin ng anak ninyo, minsan, sana matagal pa si nanay doon sa Hong Kong. Andyan ba kayo? Tapos magtataka kapag uwi mo, hindi na ikaw ang ano, hindi na ikaw ang mahal ng anak mo, yung ano na, yung kapatid mo na. Alam niyo po, totoo lang, nung mangyari ito kay Jacob, na talagang inagaw niya ang karapatan, yung basbas ng kanyang ama, siyempre nagalit sa kanyang kapatid na si Esau. Nung magalit sa kanyang kapatid, ang kanyang kapatid, eh siyempre nagplano si Esau ngayon na patayin si Jacob. Ito namang nanay, palibasa kung sintidor nga, saling papagkasunduin yung dalawa na magkapatid, ang ginawa ng nanay, sinabi kay Jacob, pumunta ka muna kay tiyo laban mo kasi papatayin ka ng kapatid mo. Tama mga pagkakusintidor ng nanay, ano? Hindi iniintindi ang damdamin ng isang kapatid. Hindi iniintindi ang damdamin ni Esau. Basta ang mahalaga sa kanya, yung kanyang anak na paborito. Minsan, nakaka-ano rin, nakaka-hurt din minsan, ano? Yung bang, yung isang mong anak, binibili mo ng Jollibee. Tapos yung isang mong anak, fishbowl lang. Ang hirap ng ganun, ano? Pag-uwi mo, laging ano, laging masarap ang pasalubong mo sa paborito mo. Kasi paborito mo yun. Tapos, yung hindi mo paborito, sabihin mo na,